Good morning mga ka-Pixie. So ito, Hero Bracket para sa PCX 160. Out of the box, ito na yung unit. Kasama siyang bolts. Ayan, close up look. Likod natin. Ito yung ilalim niya. So, reinforced naman siya dito sa part na to. So, kabit ko muna. Gamit kayo ng plastic pry bar pang tungkab ng grab bar na cover para hindi ma-damage. Okay, so pag tinatanggal ko yung cover ng grab bar, dito ko sa unang inubuksan. Okay, one, two, ayan. Tapos pwede nyo siyang sungkitin, paikot. Okay. So, ubarin ko muna lahat. Huwag nyo palang kalimutan tanggalin yung dalawang tornilyo dito bago nyo tungkabin yung cover. Pag ikakabit nyo na siya, ito lang yung tatanggalin nyo. Isa, dalawa. Kasi kanina, tinanggal ko pati yung grab bar. Pero ganyan siya. Okay. So, hindi siya lalapat kasi nandun pa yung bolt. So, i-mount ko muna ng maayos. Ayan, testing pag walang grab bar. Mukhang maganda ang tingnan ah. Oo. Pero more on functionality kasi ako eh. So marami ako laging dala. So kailangan ng top box. So kabit na natin. Okay. Hindi pa siya nakatornilyo lahat. So ito lang muna nilagay ko. Yan, dalawa. Pero wag nyo muna higpitan. Kasi ito, nung una kong kabit, hindi naka-align yung mga butas. So, pwede align, tapos tap nyo lang dito sa likod para umabante. Tapos, gamitin nyo yung kasama niyang bolts. And washer. Yan. So, pag hindi na, ito isa maluwag. Yung butas ng isa, hindi gano. Tap nyo lang. Hanapan nyo ng pwesto na papasok siya ng hand tight lang. Okay. So, mahirap siya na isang kamay. So, ayusin ko muna. Okay, so habang hinihigpitan ko itong dalawa, ayaw sumagad nito. Hanggang doon lang siya. Okay. So, ngayon may kasama siyang mas maikli. So, siya ngayon yung kakabit natin. So, pag na-align nyo ng maayos yung dalawa, ito. Yan. Mahigpit na yan. So, ito. Papasok nyo na yun na hand tight lang. Okay. So, malalim. So, kailangan na ng alim. Ayusin ko muna ulit. Di ko muna nilagyan yung dalawa kasi kagaya ng ginagawa ko sa ibang bracket, sinasandwich ko siya dyan. Yan. Pero since malalim siya, mas maganda yan kung gagawin nyo ng spacer. Yan. So ito,
Ginamit ko ng spacer to dati dun sa lumang bracket. Ayan. So ito yung Greeks. So flat lang siya na ganyan. Mabigat to. Ito solid, matibay. Ayan. So andyan siya. Tapos ang original kasing kasama niyan is powder coated na tubo. So ayan, mataas yan dati. Pinutulan ko pa yan. So para gusto ko mas mababa yung mounting, yan, ginamit ang spacer na ganito. So pag isa lang siya na ganyan, mababa. So lagyan ko ng bolt. Okay. At dahil tinatamad akong gumawa ng spacer, yan, so kabit na natin siya. So dala siya dyan. Tapos, huwag nyo muna higpitan kasi depende kung hanap kayo ng butas. Sinilin nyo lalagay yung dalawa or isa lang sa gitna. Okay. So, ayusin ko muna. Okay, nakakabit na ang hero bracket. Pati ang motobox na mounting plate. Sentro naman siya. Okay. So, dalawa. Tapos, isa na lang yung kinabit ko kasi mukhang tinadhana na sila. Ayan o. Ganda ng pwesto. Okay. So, teka. Kakabit naman natin yung top box. Definitely, nakatingala ito. Nakatingala yung top box. Ayan na siya. 55 liters. Top box. Tilt siya ng konti. Pwede na. Gumamit na rin ako ng SEC bracket. Tapos na Greeks bracket ako. Tapos ito sinubukan ko naman. Kasi ang gusto ko sa kanya, lapat na to. So mas mababa yung top box. At syempre, ayan, so malapit. So pag binuksan niyo upuan, sakto yan. Dito matama. Okay. Ayan, nakalimutan ko, hindi ko pa nakakabit. So pag sinara, ayan, hirap isara dahil dito sa anti-pusa. Ito solid. Walang alog. Kasi, kahit yung Greeks bracket, SEC bracket, pag inalog mo to, nagfe-flex yung sa likod, pumapaypay. Konti lang naman, minimal lang naman. Pero ito mukhang solid. Malalaman natin. And solid din yung mounting niya. Kasi yung plate, is naka-mount siya directly dun sa tornilyo ng supposed to be para sa mounting plate. Para dun sa bracket. Kasi yung iba, kinakabit yung plate dun sa butas ng bracket mismo. Sample is to. So usually yung iba, tinutornilyo to dun sa default na bracket ng PCX, tapos yung top box na plate dito nila kinakabit. Yan. So dito ko lagi kinakabit yung sa akin para matibay. So ayan na siya, si Frost, ang aking PCX 160. So ayan, top box kabit na siya sa hero bracket. Okay. So ang aking muffler tip, stock yan. Pininturahan ko lang ng high temp matte finish black. Tapos Motaro shocks. Ayan. 365mm. Adjustment. And adjustment. Adjustment. Okay. So sakto lang siya. Pero mas maganda pa rin yung DBS. Siyempre. Tsaka yung YSS.
So ito yung likod. Ayun pa nga, may nakikita ako. May makintab. O malalim. Malas. Madumi siya kasi araw-araw yan bumibiyahe na Las Piñas to Mandaluyong. Handlebar setup. Motowolf riser, Lazada, Motowolf phone holder, tapos may isa pa para sa Insta360, yan, Lazada rin, handlebar, smoke brand, or jet to wheels, pareho lang sila, mid-rise, pareho ng logo eh, grips, snap, bar end, 100 lang yata to, Lazada din, tapos levers, adjustable. Ayan. So, ayan siya. So, nakabiyahe na yan ng Baguio, Bangarda Union, usually weekend ride sa Batangas, tapos second highest point, Atok Pinggit, diretso uwi ng Manila. Yan lang. Salamat.